isa sa pinakamagandang mukha sa showbiz. Oh, sarap. Deborah Sun! Uy, Beth! Ako pala to, oh! Iba na pangalan ko! Hindi ko alam na iba na pangalan ko. Iba, ayan, no, Deborah na pala ako. Deborah Sun, oh! Yeah, si Pino was saying na kung baga sila daw magkakapatid is 107. Ay, tutupo ang nagawa ng lolo ko yun. Araminan nakatira ako hanggang ngayon sa condominium niya, sa isang unit niya, for 7 years, na libre. Kay Aiko, yung ano, kumbaga si Aiko, malaking tulog ginagawa ni Aiko para sa kapatid niya, sa anak ko, kay Jimmy Melendez. Black boy, abunda. Hindi ako obligasyon ni boy, pero pag lumano kay boy, hindi ako, kahit ano, lumano kay boy, pang ospital, andyan si boy, abunda talaga. Meron ako mga tinetext na naghihingi akong tulong about trabaho, kasi iba na sa utak nila, nakasarat sila na, nagdadrugs pa yan, ganito, ganun, ganito. Huwag nilang kantiin ang anak ko, huwag nilang kakantiin dahil ako makakalab lang kahit makulong ako. Isa lang ang sabihin ko, mahirap kung maging mahilap. At kung may galit kayo sa kanya, huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ang ama! Lagi kong inuungkat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Tina, hiyang-hiya ako sa'yo. At hayaan nyo, hindi ko kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto niyo natala ng gusto ninyo ang masusunod? Well, if you're ready, I am. Welcome to our channel, the Snooky Serna channel. I am so happy, I am so honored to have as my very special guest. Isa sa pinakamagandang mukha sa showbiz. Wow, sarap. Sexy. Before. At magaling na artista. Totoong tao. At galing po sa pamilya ng mga respetadong aktor at aktres. Miss Deborah Sun! Hi, thanks Cooks. Thank you. Cooks, thank you for inviting me here. And also, of course, sa lahat sa inyo and Derek, of course. First question, Ate Derek. Okay. Galing ka sa angkan ng magagaling na artista. Leroy Salvador is your dad, Tito yes. Leroy. Philip Salvador is my your uncle. Maha is my first cousin. Oh my gosh, Maha Salvador and is Jovel first cousin. Is my half-sister. Jovel Salvador is my half-sister. And Janela is, I don't know, pamangkin o pinsan, something like that. Janela Salvador. It's like, oh, yun. Basta marami, alam mo, mahilig ang lolo ko. Si Luis Salvador Sr. Tito Philip was saying na kung baga sila daw magkakapatid is 107. Ay, tito, paano nagawa ng lolo ko yun? Sa ulit na 107. So, I think asawa is 40-something. Something like that, ng lolo ko. Yeah, diba, pinakamarami, the Salvador, susunod, I think the Padillas, Regillas, something like that. Mga malalaking angkan sa showbiz. Tito Dolphy, diba? Tito Dolphy. Pero, ano pa ba yung ibang nararamdaman ng isang Deborah Sun na alam mo, kabilang ka sa ganong angkan? May pressure ba? Siyempre, ano, iba, proud na proud ka. Like, especially ito, Coach, na hindi ko nasabi sa'yo kanina. Like, I'm sure na rin may Steve McQueen. The first wife of Steve McQueen is si Neil Adams. Neil Adams is my dad's, nila Tito Philip, first cousin. Oh my gosh! Yeah, because the mom of Neil Adams, si Miami, tawag nila, bali, Lola Miami, is kapatid ng lolo ko. Lilo Salvador Senior. Kaya nung bata ko, grade school, sabi ko sa school, di Steve McQueen, siyempre, kasi ganito, mga tao yung pera, Tito ko yan. Siyempre, yapang ko, diba? Bago sila ni Ali McGraw, diba? Na naghiwalay sila. Bago sila? Ni Ali McGraw. Si Tita first wife niya, Neil Adams. So. Pero sabi, I'm proud. Dahil, kumbaga, ganun ka lang kung saan, diba? In short, kalat. Oo, pero hindi naman basta-basta. May goodness, meron ka pa palang kapatid sa Hollywood. Ganun pinag-iayabang ko lang ho. I love you ho. Speaking of showbiz, ikaw ay nagsimula ng ilang taong ka? I was, actually magte-21 ako noon at that time. Magte-21. Regal Film. Regal lang nag-ano sa akin ang naka-discover. Which is through Joey Gossim. Sabihin ko na, Cooks, ha? Okay, through Joey Gossim ka na-discover sa akin talaga. Pero at that time, may anak na ako, Cooks. Pero ito muna si Mother Lee, ikaw, Deborah, ikaw, huwag sabi mo 21. Ikaw sabi 19 lang. Ano? Si Mother, gusto bang pababain ka pa? Saka, huwag sabi may anak. Saka ikaw, pagpunta grocery, lagay ka kilay, wala ka kilay. Ganun si Mother, no?
So anyway, ayun nga, si Joey, kumbaga, siya yung nagtsaga talaga na everyday nandun siya sa bahay. Kasi kung, even I'm in the ano, sa showbiz na, showbiz clan, we're the Salvador clan, hindi ko hiling mag-artista. Ang hiling ko maging flight attendant nung araw. Bagay din. Kasi hindi ko maikot ang buong mundo. Alam mo, something like that, yung mga ganyan. Yun. Ngayon, eto, Ate Debs, di yaman din lamang napasok ka na sa showbiz at na-discover ka ni Mother Lily. Paano ba yung Deborah Sun? Paano okay, eto yan. Na, kahit ako nagulat, paano ako naging Deborah Sun? Okay. Kasi my close friend calls me Gigi. Gigi, oh, diba, nickname ko. Gigi talaga yan. So anyway, nung ano, papunta kami ni Lilibet Gutierrez, na friend ko, pati ni Eddie Gutierrez. Huh? We're going up, nasa aircon bakit kami, papunta kami ng Baguio. Babasa ako nung isang people's match. Hoy, Bet! Ako pala to, oh, iba na pangalan ko. Hindi ko alam na iba na pangalan ko. Nung iba, ayan, no, Deborah na pala ako. Deborah Sun, oh, Deborah Sun, pampang pronunciation. No? But the spelling is Sun, S-U-N, but you pronounce it Sun. Okay. Bakit nga ba pinapunan okay, sabi, para mas class, syempre, that thing, di ba? Masa, Sun, right, direct, di ba? Anyway, sabi ko, oh, iba na pangalan ko. Parang iba. Eh, si Deborah, si Douglas Kiano nagbigay ng Deborah, yung saan, si Mother Lily. Iba na pala pangalan ko. Ay, bago ka rin. Hindi, ay bago ako. Na iba na yung bago na wing. Diba? Pero okay lang. I mean, ikaw talaga yung naging star of the 70s, 80s, diba, Ate Deborah? Ano bang first movie mo? Bed Spacer, which is a very, very, very nice role. Tagang alaga ako ni Joey Gossip. Kasi ano yun eh, si Ami Austria, Rio Loxin, and Alma Moreno. Siya ang kusang lumapit sa akin. Hindi ko ni Jules. Siya ang kusang lumapit. Si Doctress! Sumasobra ka na, Margot, ha? Tuloy mo! Sige, Lisa, tuloy mo! Ay! Sabi mo, nung bata ka, wala kang interes mag-showbiz. Wala talaga. Yung first shooting day ko ng Bed Spacer, inabot kami ng take 10. Okay, bakit? Hanggang naninigas yung ano ko sa kagawa, galon din aking leg na ganyan. Yung mga ganyan. Kaya ang ending, sabi ni Joey, lagay na lang yung camera sa likod. Yung camera sa likod. Wala na yung mukha ko. Ang camera nasa likod kasi nga hindi maanimaba. Siguro iba talaga paghilig mo eh. Ako taga hindi, kahit nasa showbiz clan ako, whatever it is, hindi ko hilig. Pero Ate Deb, para sa hindi mahilig sa showbiz, tumatak ang Deborah Sun sa Temptation Island. Marami may gusto talaga doon. Diba, Ate Deb? Oh, it's a bright sunny day. Oh, bakit nakasimangot kayo lahat? Maria, yung suntan lotion ko nga. For your information, na-shipwreck tayo. Nasa kasalukuyan, nasa gitna tayo ng ewan. So what's new? Everybody needs a shipwreck once in a while. Ako, Dina. Dina, sorry, I love you, pero chichika ko lang to. Halo, makapos ka naman sa akin. I love you. Ito yung sila ni Alpi, ni Mr. and Miss. Yung ba ng araw? Dina lang ngayon dyan, nakilala ni Joji, si Kinasti. May umiiyak ka na. Eh, deserto yun eh. Sa pawa. Umiiyak na gano'n. Akita ko si Alpi, sinasakal si Dina eh. Ate Gigi, Ate Deb, ako close sa second Dina, Ate, shhh, Alpi! It's Alpi close ako, even Dina. Ano yun? Nag-rehearsal sila? Hindi, nag-aaway sila. Ah! Inaaway ako. I love you, Dina. I love you. Kamusta ang relationship mo kay Kuya Epe at saka kay Maha? Si Maha kasi hindi ko siyempre ganun nakikita. Alam mo, busy, nasa ko, alam mo, marami na ba. Si Tito Philip, isa sa tumutulong talaga sa akin. Financially, I mean, I'll just being honest. Actually, totoo sa Tito Philip, hindi niya ako obligasyon. Pamangkin lang niya ako eh. Kapatid lang niya ang tatay ko. Hindi niya ako anak. Sa bagay naman. Hindi nga kami magkapatid. Pamangkin lang niya ako, true, may dadalbing pa din. Pero, nagiging parang, hindi naman parang naging obligasyon ako na talaga. Pero kung baka pag humihingi akong tulong, hindi akong dadalang salita. Black boy, abunda. Hindi ako obligasyon ni boy. Pero pag lumano kay boy, hindi ako kahit ano, lumano kay boy pang ospital, andyan si boy abunda talaga. Bakit maraming nagmamahal sa'yo? Hindi, siguro nakakakilala sa akin. Alam nila kung ano ko. Like ako, like parang kay Dina sinasabi ko ba na this is me, I'm Gigi Salvador or Deborah Sun. If you like me, thank you so much. Pero kung ayaw niyo sa akin, wala ako magagawa, hindi ko para halikan ng paan niyo, whatever, para gusto niyo ko, this is me. Pero alam ko marami may ayaw sa akin, lalo na sa pinagdaanan ko na, I'm sorry to ano, iniisip na, nag-trans pa ako, masakit dahil hindi na naalis sa
isip nila sa utak nila yun. Kaya nga wala akong project dahil doon eh. Yun ang nakatatak na sa utak nila direct. Yung masakit ko. Like, kumbaga, sa tumutulong na talaga nandiyan nakilala ko, like, Aramina. Aramina, nakatira ko hanggang ngayon sa condominium niya, sa isang unit niya, for 7 years, na libre. Talagang siya mismo nag-offer sa akin niya, ganun-ganun. Pinapadala na patagal akong twice, yung isang 3 years. Parado akong 3 box yan, direct, ha? 3 box yan. Tsaka bigas, ha? Yung isang box, mga toiletries, yung isang mga noodles, yung isang mga dilatas, yung tapos may mga fresh, ano pa, may chicken. Tapos kahit ano, pag minsan, pag, tita, andito ako sa SK ba? Anong ano mo, ang pangalan mo sa ID, chu-chu-chu-chu, paladalan pa niya ako. Diba? Nakakatuwa. Nakakatuwa. Kay Aiko, yung ano, kumbaga si Aiko, malaking tulog ginagawa ni Aiko para sa kapatid niya, sa anak ko, kay Jimmy Melendez. Siya talaga, ano niya talaga, provide niya lahat yung mga sa, anything with dating sa medical. Kumbaga, pang-doktor niya, pang-lab niya, tsaka pag ano yung passcode bago ito, mag-text kapatid niya si Jello pa. Tita, pinapadalang ka niya, papadala si ate ng pampasko, tsaka bagong taong. Tita, papadalang pang bagong taong. Iman, gano'n, tsaka birthday niya. I'm very thankful din kay Aiko dahil hindi niya pinababayaan yung kapatid niya sa akin. Yung gano'n. I mean, di ba? It's a blessing. Sabi nga ng ibang friend ko, kahit ganito, ito, ang tagal ko lang project, God is really good sa'yo, napakabait. Kasi nakakain pa, nakakain ako masarap, chiba. Alam yung gano'n. Amen. Nawala ang pride ko kasi na rin eh. Nawala rin ang pride ko na dahil. May mga anak ako eh. You really humbled yourself. Yes. So now, I want you, from the horse's mouth, ika nga, to tell everybody at the Debs how you are. Mm-hmm. Kamusta na ang buhay ng isang Deborah Sun? Mm-hmm. Okay, ako, close to, I mean, I'll be straight. Ano, nabubuhay ako sa tulong ng tao. Tulong Tito Philip. Di ba yung bunda? Siguro like, as hindi ko ma- hindi na akong sadyo man. Siyempre, alam mo, ang tao, di ba? They're like, people get fed up. Di ba? Siguro napagod sila. Nakakatulong. Which is, hindi ko naman ginustorin itong buhay ko eh. Yan. Like, dito sa Pilipinas, kahit, baga, dito ang hirap dito, kahit janitor nga lang, kailangan secondary college ka para maging ano, ang hirap. Kaya ako talaga gusto ko makabalik sa States. I mean, kung makakabalik lang. Meron ako mga tinetext na naghihingi akong tulong about trabaho. Kasi iba na sa utak nila, nakasarot sila na, nagda-drugs pa yan, ganito, ganun. So iba na ka, which I respect ko. I mean, i-respect ko whatever na nasa utak nila, ano, decision na ano. Kaya lang, sana tignan muna nila, subukan nila. Bigyan po natin ng pangalawang pagkakataon po ang isang Deborah Sun. Guys, sana naman, I hope we will be kinder to one another. Sana naman, we will learn to forgive and forget. Isa lang ang sabihin ko, mahirap po maging mahirap. Yun lang. You are a survivor. And I'm so proud to be your friend. And you are an inspiration to me. Thank you. Ate Debs. Kung may isang tao po na matatag, malakas ang faith, in my humble opinion, at talaga pong tunay na mabuting ina, na hindi pinabayaan ang kanyang mga anak, at gagawin ang lahat pa sa kanyang anak, ikaw yun, Ate Debs. Ay, yes, talaga lahat. Ate Debs, how are you as a mother? Medyo minsan, may pagkamaldita din. Okay. Pero ako kasi sa mga anak ko, kasi ako kung mahal na mahal ko mga anak ko. Oh, lahat naman tayo, anak natin. Ngayon ako talaga, nawala ang pride ko, ang kahihiyan ko sa mga tao. Kahit sabihin pa na mamalimis ako, para sa mga anak ko, lahat gagawin ko. Like I said, kanina sinabi ko na kahit mamalimis pa ako, yung gano'n. Lahat kong baga, like sabi ko nga, huwag nilang kantiin ang anak ko, huwag nilang kakantiin dahil ako makakalabi na kahit makulong ako ulit. Mahal na mahal ko mga anak ko. Sobrang mahal na mahal na mahal ko. Kahit ako kapatid, mahal ko. Lahat, I'm sure ikaw din. Oh yes, talaga. Bigawin ka ba nung bata ka, Ate Del? Sa awa naman ng Diyos. Kahit pa paano, may mga nabobo, lalo ko nabobo lang. Kahit pa paano, di ba? Yung gano'n. So, siyempre, ibang pagkabataan mo eh. Pero ako kasi, hindi ko sasabihin pihikan ako, pero matagal ako bago pag-relasyon, matagal. Like now, yung my youngest one is 22. Mm.
21 years na ako walang karelasyon. Like ako, I spend talaga sa mga anak ko. Like, lalo pag Monday and Tuesday, me and Jam, nanonood kami ng sine. Alam, sa Quezon City kasi PWD si Jam, senior ako. Libre kami. Binabayad namin 25 cents each lang. Di ba? Ay, sayang eh. Di ba? Lalo kami Monday and Tuesday, darang movie hanggang 5 PM lang. Darang movie each lang. Ade, oh, di ba? Ang saya. Siyempre bilang ang ganda mo at talaga naman, you know, desirable ka talaga. Paano pumasok sa buhay mo si Jimmy Melendez, Ade? Sabay okay. Nagsimula ang nag, ano yan kasi, nag-ano kami kay Direk Erwin yung What Is This Movie? Debrasada. Mm. Yung first starring role, yung starring Gina ano Lahar. Na, kung ano na yung Gina Lahar. Ate Gina. Doon, kumbaga, nagbibira, siyempre, pinaparte yung kala Gina. Yung gano'n, wala. Wala, siguro sa pagkamahiyain ni Jimmy, you know, Direk, diba, mahiyain, eh ako, tsak-tsak-tsak, alma, parang kung arma light eh, diba? Madal-dal. Oo, Diyos ko, tsura ng parot, diba? Gano'n. Maano, maano kami dalawang magkaiba. Siguro siya, dahil doon hindi siya makapagkita, tahimik si Regina. You know? Eh sa akin madadal, parang ano siya siguro sa akin. Oo, oh, di ba? Parang ito, parang naging ano niya ako, di ba? Ito parang tinapagtanggol ko hata. Parang, so ngayon pumunta na siya doon sa apartment ko noon, doon sa apartment, pumunta lagi na doon. Ang lagi na siya na doon, barkada niya, inom-inom sila doon. Hanggang isang gabi yun, no, nakatulog doon yun, no? Uh-huh. And the rest is history. Ayun na, ayun na, nag-umpisa na yun doon. Doon nag-umpisa yung gano'n. Ate Debs, what is your favorite film? Siyempre, yung first, ano ko talaga, nung i-introduce ako, yung Bed Spacer. Tapos yung mga Temptation Island, yung mga ginawa ko kay Joey talaga. Saan ba siya nagkandidata? Pero laging runner-up ang labas niya. Eh, senyorita, may susundo po ba sa inyo? Hindi. Sabihin mo kay Vicente na handa Mercedes sa charcoal gray. Opo, senyorita. And kay Lino Broca, yung pasangko, daigdig. Pero daw siyang mahal. Yung mahal na mahal niya. Yung... Ay... Oh no, I'm sorry. Ano ba, Lino bro? Kapag na-handle tayo. Ay, nakailang Lino na rin naman diba? Po. May ginawa na ko mga kila Mario Di Sabaya. Pero sabihin yung talaga memorable diba? Yung mga pasang ko, daigdig. Si Tita Debs, ang favorite director mo, si Joey. Eh, siyempre, siya nag-ano sa akin bale. Siya nag- Discover. Lahat naman sila, gusto ko sila. Lalo kung bibigyan na ako maganda role, gusto ko sila lahat. Siyempre, maganda role, bibigyan ka ng role. Tsaka kung kakasting ka lagi, lahat sila love ko. Siyempre, ikinasting ka. Diba? Oh, sino yung mga naging ka-close mo sa showbiz? Up to now? So, naging close ko, siyempre, si Mira from bata, ikaw. Siyempre, noong barkada ko sila Lorna, si Ami, si Beth, diba? Kami, Tita Fanny, yung okay. Ngayon, si Gina Alar. Tapos, si Aramina. Kung tutusin, hindi ko naging barkada, hindi ko makaedad si Ara o whatever, hindi tayo makaedad. Pero nung malaman niya ang sitwasyon ng buhay ko, namin mag-iina. Ano siya kagad, tinulungan niya kami. Now, up to now, nakatira nga, like I said kanina, nakatira ako sa ano, isang unit niya dyan sa Cubao. Nakatuwa naman. Na for 7 years, Ara, thank you so much. For 7 years, wala akong binabayaran talaga akong mag-asar. Upa, which is a big help. Sobrang malaki, lalo wala akong trabaho. Maraming mga life lessons na matututunan kami sa okay. Iyo. Ate Debs, okay lang ba na mag-share ka sa amin ng kung ano yung natutunan mo sa iyong buhay? No. Ano ba po yung pwedeng... No, pagkakamali, whatever. Ano po ba yung maibibigay mong payo sa amin mga kabataan? Ako, ang dami kong problema. Kung imumukmuk ko yung cooks, edi, lagi ka na nandun sa bahay, nakaano ka, like iba, hindi sa pag-ibay. I'm already 64, I'll be 65. Nakalagi ako nakatao, mapalabiro ako, kahit sabihin pa nga sa akin, ingat kayo ha. Sila mag-ingat. Ganun tayo. Alam mo, mahilig ako magpaano kasi kung didibdibing ko, anong mangyayari? Yun. So, inaano ko lagi na, kundi, sabi ko, Lord, naku, kundi sa'yo. Wala na, kawawa na buhay namin mag-iina. Kumbaga, ikaw lagi nandyan, ikaw bumubulong sa mga puso ng mga taong tumutulong sa amin mag-iina. Kaya mahal na mahal ka namin ng mga anak ko, mahal na mahal kita. Bakit ganon? Bakit maganda ka ngayon, Ate Debs? Baka naman, wala ba umaali-aligin dito? Hindi, wala. Diyos ko, 21 years na nga. Ay, wala. Wala siguro, kahit pa paano, pag alabas ako, like ngayon, kahit pa paano, like, yun na nga iniisip sa akin, na gumagamit ka pa, di ba, nagaganon ka pa. Iya, ano, kaya pag lalabas siya, kahit paano, ipakita mo, lalo sa mga gantong-gantong mga ano ng showbiz, kailangan, kahit pa paano, pakita mo naman, may tinatago ko pang konting ano, beauty. Ate Debs, hindi lang happy above all else with your relationship with the Lord, pero kung i-will ni Papa God na may kumatok sa iyong puso, syempre, tatanggihan mo ba yun? Ayaw ako magsalta ng tapos. Di ba? Pero kung mag-happy na ako sa mga anak ko, pero mayroon magsalta ng tapos eh. You deserve a person who will love you, who will take care of you,
So ang wish ko talaga sa iyo, Ate Debs, aside from good health, more projects, have peace of mind and joy with the children, gusto ko rin na may love ka pa lalo kay Papa God. Ay, hindi na uubos yun. At hindi naman nauubos yun. Mm-hmm. And then, pag dumating ang time, kalimutan mo na yung po. Pa rin ako bilang kaibigan ni Deborah Sun na may kumatok-katok dyan, yes, isang Mariosa. Prince Charming. Malabo yun. Nagpapanggap na Prince Charming, ha? Gusto ko yung talagang Prince Charming. Mm-hmm. May anin ako about sa mga anak ko. Ako, like ako, mga anak ko, eto nilalagay ko sa utak nila. Kami mga magulang, listen to this. Ako, yes. ako yung ano ng utak ko, ha? Kami mga magulang anak, obligation namin kayo mga magulang. Pag-aralan, chiba-chiba, lahat okay. Ngayon, pag kayo nakatapos o whatever, gano'n, nag-asawa, hindi nyo kami obligation. Yan ang ano sa anak ko. Kahit tumanda ako, kumbaga, hindi niya ako obligation. Kumbaga, kaya ako talaga gusto mabalik na Amerika, ako makaipon. Kumbaga, mapagdala man ako sa homeborn agent. Okay, hindi siya sa mahal loob ko. Dahil hindi niya kami obligation. Kami obligation namin kayo. Ngayon, kung mag-asawa kayo, whatever, kunin niyo ako sa bahay niyo, alagaan niyo. Thank you so much. Kung hindi, hindi siya sa mahal loob ko. Ito, anong ang panalangin mo para sa mga anak mo, para sa sarili mo, para sa mga taong nagmamahal sa iyo. Kumundong to, siyempre gusto ko maging maganda ang ano, ibang may iba. Like si Tito Philip, like nung mag-retreat lang sa Tagaytay. Siya ko, Tito, gano'n nga. Si Julie, kumbaga siya nag-blowout ng retreat ko, siya nag-Julie ang 14th, siya nag-blowout, nag-bite ng retreat ko. Si Tito Philip, kahit si Boy binigyan ako, baong binigyan ako, sabi Tito Philip, eh sino may iwan sa mga anak mo, alam ni Tito Philip kasi mga anak ko. Sabi ko din, Tito, kumbaga, ang ano ko talaga is mga anak ko. Like, kumbaga, ang ano ko, bago mo ka ako, kung mawala, gusto ko lang samayos sila, lalo na si Cham. Si Cham. Like yung ate niya, kapal niya, sabi niya, sabi ko, nani, paano pag nawala ko? Sabi niya, paano si Cham? Lahat iniisip si Cham. And God will never leave you nor si forsake you. Baga gusto ko maano, may ayos ko lahat. Ibang, kaya ano kay Lord, sa akin muna lahat ibigay problema, everything kung mayroong ginawa ko sa lana, ano ko, sa akin ibigay ang parusa. Sa akin lahat. O isang mga anak ko. Ibuhos mo sa akin lahat, Lord. Love you, Cooks. I love you all. Ako, Diyos ko po. Kaya. Ate Debs, anong message mo sa aming mga kaibigan mo sa show? Okay, maging totoo lang talaga. Kalimutan natin yung pagiging showbiz natin na kumbaga na dahil showbiz tayo, like, yaka isa mahal, pagkali yung plastic. I mean, I'll be straight to the point. Yes. Marami na kumbaga, siyempre talagang kumbaga yung plastic, yung mga ganito. Kahit hindi sa amin na ano, hindi dahil humihingi akong tulong sa trabaho, whatever. Kahit sa ibang tao, sa mga fans or whatever, di ba? Maging totoo. Auditority kasi sinabi ko kanina, gusto ko na hindi lang happiness but joy ang magkaroon sa'yo, Ate Debs, that no matter what, the enemy will try to put against you, you will always know in your heart and in your soul that God is with you. Words to ponder. Nahum, chapter 1, verse 7. The Lord is good, a stronghold, in the day of trouble, and He knows those who take refuge in Him. Amen. Anyways, Tita Debs, we want to... Ay, thank you. Kung tagal ko hindi nakaganto, ha? I love you. Ang feeling ko tuloy, sikat na sikat ako ulit. Of course you are. You ang sarap na, bro. Para kay Lord. Nag-iisa ka. Thank you. And Tita Debs, you deserve the beautiful bouquet. Thank you. Nagpapasalamat po ako sa... Apostol Dental Clinic for my smile, Bernardo's Golds and Diamonds for my jewelry, Hair Shaft Salon, and Britannico Salon Lash Meetup. Maraming salamat sa iyo, Miss B, sa may-ari po ng Gift Cafe for always being so kind and obliging us to use your coffee shop as our venue for our very special interview today. Guys, you know the drill. If you like this, please like, share, and subscribe. Press the notification bell for further updates kung kailan pa yung mga susunod natin vlog. Ayan, guys. And remember, whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Thank you. Bye. Thank you. Love you too. Love you all. Okay, so editing na lang.